US ba ang first choice niya na country? Di niyo ba naisipan na mag-migrate sa Canada or Australia, New Zealand? Pa-shoutout from Soul Sultan ko darat, JC Armea at sa mga kababayan natin dyan sa Sultan. Sa Sultan ko darat, grabe meron tayong viewer from Sultan ko darat. Hello sa inyo. Morning! Kamusta naman kayo guys? Guys, wala tayong vlog kahapon, sorry naman. Ay, anong araw na ba dyan? Basta wala akong vlog nung Wednesday, upload natin to agad. Baba muna tayo. Kasi meron nag-request, ano daw, yung A Day in My Life vlog. Kaya ayoko naman ganito, A Day in My Life. Kasi tingnan naman yung boses, yung itsura. Pandungis eh. Wait lang. Ayan. Titimpla muna. Ay, well, ano, tawag dito. Gising na ako ng mga 5 minutes ago. Nag-time in na ako sa work. Ganito yung itsura, diba? Let there be light. Hoy, sobrang liwanag yan. Titimpla muna tayo ng ating kape. Well, hindi siya kape. Ano siya? Yung Swiss Miss. Yung parang Milo. Para, you know, pang simula ng start of the day. And then magsasaing. Kasi ang ating Swiss Miss. Yan. Okay. Nalimutan ko sino yung nag-A Day in My Life na request eh. Pero sige, dahil gusto mo, bigay ko sa'yo. So ito yung kagabi. Kay Commander. So, turn on. Sabihin natin to. Boom. And then, ay bakit hindi umano? Ah, kasi add water daw. Ano ba naman yan? Wala na palang tubig. Wait lang. Tara, mag-refill tayo ng tubig. O, diba? Gusto mo yan, high touch. Wala talaga kaming ano eh, dispenser. Ito lang. Parang ano lang. Gripo lang ako, diba? Ganyan. Medyo may kabagalan lang. Pero, pwede na. So, isasaksak mo lang. Actually yun, ano siya, fit siya dito sa galon. Ipapatong mo lang and that's it. Yan, ubos na isa, ganyan. Ating i-refill na yung water tank. Ayan, umilaw na siya. Pwede na daw. Coffee. Maski hindi, kasi wala namang ibang option na ano, latte or coffee lang. So, strong. Gawin nating 10 ounce and then okay. Bilisan natin at tayo inaantay dun sa trabaho. Sabi ko, wait lang. Ay, magsasaing din pala ako, guys. Oh, ala, meron pala akong milk tea. Biyama na nga. Mayan lang yun. Ayan, tapos na siya. Okay, off. Kuha na ang bigas. Ano ba yan ang bigat? Hirap kasi nakaw ko yung camera sa isang kamay. Okay. Pwede na ang tatlo. Tatlo yung normal na sinasaing, guys. Usa, dua, tolo. Okay ba? Ayan, and then lalagyan natin siya ng water. One, 2, 3. Tapos dagdagan natin ng konti lang. Itong bigas kasi na to guys, hindi siya masyadong maraming tubig.
Tara na. Ay, di ko pa pala nasasayang. Lagyan natin dito sa ating rice cooker. Ayun talaga. Hugasan ko na to. Okay. Ang dungis. Ano ba yan? Para sa mga bago sa channel na to, guys. Hello! Ako po si Vince. Filipino YouTuber dito sa US. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe by clicking the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag meron tayong bagong upload. Ayan. So, gumagawa tayo ng iba't ibang mga videos about yung buhay natin dito sa Amerika. And kung may Instagram kayo, follow nyo na rin ako sa Instagram kasi doon tayo sumasideline na mag-product reviews with the brands. Tara, nakita tayo kasi may work pa ako. Tapos yun, mamaya sasagot tayo ng comment yung mga lovely subscribers na. Ayan, tara, kita tayo. At maraming nag-aabang ng ating servisyo. Ay, patay mo natin yung ilam. Ano ko ba yan? Hindi ko alam paano pa pati. Ayan. Okay. Ayan. So ayan, kita-kits later! A few moments later. What's up, guys? Ayan, so tapos na aking work. Medyo iniba ko nga yung pwesto ng aking office at ng aking studio. Tinapat ko muna sa bintana itong workstation ko para lumuwag. Sorry, wala energy. Ang sama ng pakiramdam ko eh. Pero don't worry, negative tayo sa COVID. Parang weekly yata ako nagtetest. At huwag kayo madidistract, mayroon akong singaw. Ano ba yun? Lakas mga bata eh, no? Dumis. Mayroon akong singaw, tapos sama ng pakiramdam ko. Kulang ako sa tulog, kaya tulog muna ako, guys. Update lang dun sa mga ipapadala natin. Hindi ko na isa-isahin kasi medyo makalat siya, guys. Ipapasok na lang. So, yung mga napasok ko, yun na yun. Nakita nyo naman na yun. So, meron tayong mga anik-anik dyan. Mga... ano ba yan? Towel, may comforter. Ay, comforter ba yan? Hindi. Parang bed sheet yata. Tapos mga karagdagang mga kadamitan at mga chocolates. May utensils. Yun, mga pa-chocolate ni Mayor. Itong bagelia. Itong mga H&M. Sapatos. So, yun. Yung mga typical na pinapadala sa Pinas. Ay, ba't ba andito to? Papasok pala natin. Para hindi makaalat. Okay. Yun. And then, today, ano ba yan? Nakakaya naman sa mga bagong subscribers dito. So, sa mga bagong subscribers dito, again, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So, gumagawa ako ng iba't ibang vlogs about my journey here. So, kung ganun yung mga content mo, or kung gusto mo masuportan, at sana masuportan mo naman tong channel na to, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka kapag may bago akong upload. Huwag kayo madistract sa aking singaw, guys. Or blister. Di pala sa singaw. Singaw pala sa dila, di ba? So, meron akong blister. Hindi ako masyado makapagsalita. Pagod ako. Kailangan ko mag-recharge ulit, guys. Ano ba yun? Pero ayokong mawala sa pag-vlog kasi ito na nga lang yung... dito ko na nga lang kayo nakakausap, di ba? Parang inulit ko yung intro ko, no? Anyway, game. Sasagot tayo dun sa iba't ibang mga comments na dun sa latest video. Tapos doon sa mga nagme-message sa akin sa Instagram, sorry naman, hindi ko pa rin natatapos basahin lahat. May mga nagtatanong bakit daw hindi na ako regular nagpo-post nung sa feed ko nga, yung sa Instagram feed. Huwag kayo mag-alala, nakahilera lahat. Medyo hinahinay lang saglit kasi nga meron medyo pahinga-pahinga mode, pero ito tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-YouTube. Okay, tignan natin yung mga question dito. Dito nga tayong side na to, para hindi nyo nakikita yun, nadidistract ako eh, kapogi ako na... JC Armea, vlog sir, tungkol sa immigration story nyo ng wife nyo. Meron akong vlog noon na sa mga lumang vlog, yung immigration story, hanapin mo. Okay, di ko makatawa. Example, sino ba nakaisip na mag-migrate? Ayan, unahin natin yun. Pero basahin muna natin yung Trump. US bang first choice nyo na country? Di nyo bang naisipan na mag-migrate sa Canada or Australia, New Zealand? Pa-shoutout po from Souls. Oh! So, kala ko Korea eh. Sol, tan ko darat. Hoy, huwag mo patuhanin ang sakit ng bibig ko, bro.
Haha, just kidding. Keep safe and more power to your vlog. Salamat sa comment, JC Armea. So, sagutin natin yan. Parang lasing. Sino ang nakaisip na mag-migrate? Siya. Hindi ako. Ako kasi dati, sinabi ko na sa kanya, ayoko mag-migrate kasi okay na ako sa Pilipinas eh. Feeling ko, yung career ko dun, okay naman. Tapos yun nga, nakapagpunta naman ako ng sarili kong sasakyan, nakatulong naman ako sa parents ko, yata. Tapos, napupunan ko pa naman yung mga luho ko, yung mga gano'n. Tapos, kabili kami ng condo. So, akala ko talaga okay na ako nun. Until nga nung dumating na ako dito, doon ko na-realize na, yun nga, I was living from paycheck to paycheck. Sinabi ko na to sa previous vlog ko, na sabi ko, hala ka, ganun pala ako dati, no? Tapos, yun yung naging motivation namin dito na hindi na tayo ulit sa ganun. Kailangan mag-iipon tayo. Pero ngayon, nung nagkabahay na kami. Pero thankful, syempre. Sa sobrang daming gastos, never-ending expenses. Syempre, gaya nito, hindi pa naman namin kompleto yung mga kailangan naming furnitures like yung ibang mga beds sa bedroom, ganyan. Marami pang kulang. Ano ba yan? Kung ano-ano pinagsabi ko. So, to make the long story short, yung sa pag-migrate, siya yung nag- decide talaga. Na-convince lang niya ako kasi hindi ko kayang LDR. Clingy ako, guys. Ano kaya LDR dati? I remember, share ko lang. Parang 2015 yata yun or 2016. Nag-backson siya dito for a month. One month. Tapos, hindi nga, bilang clingy nga tayo. Hindi, parang hindi ko kaya yung gano'n, yung malayo. So, yun. Sabi ko, hindi, yo. Bilang pumunta talaga siya dito kasi nurse siya, syempre. May karera talaga yung mga nurses dito. Malaki yung mga swelduhan nila, di malaki bigayan. Sige, dito na nga lang tayo, ganyan. Tapos yun, until now, thankful naman ako na yung napasok naman ako sa kumpanya na gusto kong pasukan, yung ganun. So, yun, laban lang. Next question, US ba ang first choice nyo na country? Yes, ever since nung nag-decide kami magmamigrate, US talaga yung sinubmitan namin. Then, there came a time na parang sabi namin, ang tagal lang inantayin, ang tagal talaga kasi parang lahat, all in all, 4 years yata yung inantay namin. Nasa Pilipinas kami, parang kala namin wala na. Nung nagbakasyon kami sa Australia to visit some relatives, doon kami nagkakuha ng idea na what if mag-Australia na lang tayo? Gaya, yun, parang doon tayo kasama yung mga pinsan natin, ganyan. Sinama pa kami ng pinsan ko, hello, Ate Sisi sa Sydney. Sinama niya kami doon sa agency na pwede mag-process ng, yun nga, ng mga papers para doon kami sa Australia. Blessing in disguise nga, umuwi kami dito, parang nag-ano na tuloy-tuloy. That was 2018 pala, by the way. Tapos lumipad ako dito sa US 2019. Hindi kami sabay ni wifey. 1 month siya nauna. Well, 1 month lang. January sa dumating ako, Feb 2019. To answer your question, US bang first choice or country? Yes. Pero yun, na-consider namin yung Australia. Na-consider din namin yung Canada. Nag-try kami. Kasi sa Canada, di ba, alam nyo yan. Ano yun? Pointing system yun. Yun yung kapag, kunyari, college graduate ka, kapag mataas din yung points kapag yung age mo is around 20s ka pa lang. Parang may ganung ano eh, point, kunyari ganito yung points kapag, paano ba explain? Kunyari, hindi ito yung exacto, pero kunyari, 20 to 27 years old ka, ganitong points yun. Tapos meron kang points na dapat ma-reach. Pag na-reach mo yung points na yun, eligible ka para mag-migrate sa Canada. Ganun yun. Tapos pag meron mag-sponsor sa'yo na relative, may points din yun. Kapag yung territory na pupuntahan mo sa Canada is French-speaking region or ano ba tawag yung territory. May points din yung mga ganun. Apparently, eligible naman pero ang kinaibahan, hindi kami nagtanong talaga sa mga agency. Yung talagang formal application, hindi kami na ganun. Pero nag-start kami magtingin-tingin at mag-research about it. New Zealand, hindi. Yun yung hindi namin na-consider, yung New Zealand. Pa-shoutout from Seoul Sultan Kudarat, JC Armea at sa mga kababayan natin dyan sa Sultan. Sa Sultan Kudarat, grabe meron tayong viewer from Sultan Kudarat. Hello sa inyo. Oy, JC, baka naman i-promote mo tong channel natin sa Sultan Kudarat. Makakatulong talaga. Thank you. Next is Justin De La Cruz. Kuya Vin, silent viewer po ako. Tanong ko lang po, pwede po ba i-transfer yung pera mo sa bangko ng Pinas to US Bank? Kung ikaw nakapag-migrate na po, thank you in advance, Lodi. Keep safe. Thanks for the comment, Justin. So, ito na lang tip ko sa'yo. Kasi wala, hindi ko talaga alam kung pwede ka mag-transfer directly from your Philippines na banko na account mo to US. Pwede. Gagamit ka ng ano, mga money transfer service. Kasi ako, ganun yung ginagawa ko. Maraming money transfer platform na pwede mong gamitin para makapag-transfer ka ng pera from US to the Philippines. Sorry, ang question mo pala, from Philippines to US. Ito na lang yung tip ko sa'yo, bro or sis.
i-keep mo yung bank mo as an active account. In my case, BPI, not sponsored, pero yun nga, active yung BPI account ko para every time na magta-transfer ako, gumagamit ako ng PaySend. So, panoorin mo yung last video ko, nandun yung PaySend. So, that video is brought to you by PaySend, by the way, guys. So, again, thank you, PaySend family. Pag nandito kayo sa US, guys, or yung mga relatives niyo nga, pwede silang gumamit ng PaySend account or PaySend website or app nga para mag-transfer ng pera from US sa Pinas, diretso yun sa bangko nyo. Maraming promo, so check nyo yung last video ko. Going back to your question, yun na lang yung tip ko. I-keep mo yung Philippines na bank account mo as active para yun, kung gusto mag-transfer ng pera, pwede kang gumamit ng mga third party na money transfer app para makapag-transfer sa US. So next is Dave. Hello, Kuya Beans. Haha. Aray. I'm a new subscriber to this channel. Feeling ko napanood ko na ata more than half of your uploaded videos. Haha. Thank you for sharing your experiences and opinions on your life in the US. Please continue making these kind of vlogs. Natural lang, tas chill-chill lang. Mga a day in the life of Filipino in the US videos, ganon, haha. Abang na ulit ako sa mga susunod mong uploads, more power. Thank you so much, Dave. Wala namang question, pero salamat sa comment, Dave. Panoorin mo na lahat ng mga videos, sabi more than enough, pero thank you. Next is Val Valerie. Kumpleto na ang linggo ko dahil nakapanood na ulit ng vlogs ni Sir Vince. Talaga mo. Kasama na to sa routine ko every week. Weeks? Every week, Nox. More power to you, Sir Vince. Stay safe and healthy. O ikaw din, Val. Keep on praying kapag dinadalaw ng problema. I have anxiety attacks sometimes. Minsan di rin alam ang gagawin, kaya pray lang na makalampas. Salamat, Val. And sa mga iba dyan na may mga stress, anxiety attacks, ganun. Deep breathing exercise. Ganun yun. So, mag-inhale ka ng about 4 seconds. Tapos, pause ka ng 5, 6, at ika 7 second, tapos sa ika 8 second mo, release. Ganon. So, yun daw yun. Natutunan ko. Kadalasan helpful, pero kapag sobrang stress ka na, alam ko, mahira, pero try mo lang. Tapos alisin mo lahat ng mga iniisip mo for a bit. Well, hindi for a bit. Lahat ng mga nakaka-stress sa'yo. Alisin mo na yan. Basta lahat ng feeling mo talaga na hindi nakakatulong sa'yo, let go. Ang dali mag-advise, no? Pero kapag sa tunay na nararamdaman ng hirap, pero try nyo, guys. Helpful siya. Yun, deep breathing exercise. Now, inhale. 1, 2, 3, 4. Pause. 5, 6, 7, 8. Release. Ganyan. Pwede na pala ako maging yoga instructor. Yoga instructor. CRB. Hi, Sir Vince. Pasigaw naman. Pogi si Carlo. Oy, pogi daw si Carlo. Pogi pala ito eh. Pogi si Carlo. Ha, ha, ha. Anyways, tips naman paano mag-purchase ng car dyan bilang new immigrants. And tips na din sa paggamit ng mga credit cards para mapabilis ang pagtaas ng credit score. Thank you and keep safe. God bless. Cheers! So, I just wanna make this short and simple. Sa pagbili ng kotse, based on my experience, hindi ako pro, pero alam ng mga kakilala ko at sa mga nanonood talaga ng vlog ko na na-share ko to before, dun muna pala tayo sa kotse. So, yung tip is, syempre, kapag nag-shop around ka ng car sa market, online, check mo yung rate, syempre, kung magkano ba yung magkano yung interest rate mo or yung APR nga. Tapos, syempre, yung bibilin mong kotse, dapat gusto mo, pero yung afford mo. Kasi, di ba sabi nga nila, don't spend beyond your means. So, bumili ka ng mamahaling kotse, pero baka naman hindi ka na makapag-grocery niyan bilang dito, ikaw lahat kikilos, di ba? Pero anyway, dito kumpara sa atin back home sa Pilipinas, mas madali ma-approve ng kotse dito. Kasi parang gulat nga ako eh. Nung nabili namin yung Civic last year, tapos itong Lexus nga this year, same day namin nakuha. Ganun pala dito, no? Sa Pilipinas, nung binili ko yung Wigo ko, parang dalawang linggo ko pinag-antay eh. Pero, well, iba-iba naman kasi, di ba? Dito, same day, ikaw pa kukulitin, ganyan, kunin. Wala pa kaming denown dun. So, ito pala, by the way, so kapag meron silang mga no-down na deal, dapat mababa rin yung APR, tsaka yung interest. Kasi baka mamaya, wala kang down, ang taas naman ng APR mo. So, yung monthly amortization mo sa kotse, ang mahal, di ba? So, baka wala ka nang ma-save, or wala ka nang pang-grocery, ganyan, o pang tulong mo about finances sa Pilipinas, yung mga ganun. So, isipin mo rin yun. So, yun nga, pag nagsisap around ka, sa iba't ibang dealer, marami naman yun eh. About naman sa credit card, panoorin mo yung tips ko sa credit card. Pero ito,
lang gusto ko rin i-share ulit. Again, don't spend beyond your means. Alam ko masarap mag-shopping, masarap mag-kaskas, di ba? Ganyan ako dati sa Pilipinas. I remember first job ko. So, nag-apply ako ng credit card. Hindi ako na-approve kasi wala pa naman akong credit card. So, may nag-suggest sa akin ng coworker ko, yung ka-team ko, na mag-open daw ako ng secured credit card. Meron nun sa iba't ibang banko. So, ang siste is, parang magde-deposit ka ng certain amount. In my case, sa bangko ko was 10,000. Tapos, binigyan rin nila ako ng credit card. So, yung 10,000 na yun, parang ano yun, collateral. Deposit yun, sa kanila yun. Kasi, parang i-build mo pa lang yung credit mo eh. Patutahin mo muna na good payer ka. Kinip ko sa for 6 months yung credit card, kaskas, bayad, ganun, good payer. After 6 months, active pa rin yung card. Nag-apply ako ng new credit, ng regular talaga na credit card na wala ng ano, na walang deposit syempre. Hindi siya secured. Kaya siya tinawag na secured kasi nga yun yung security deposit para mag-build ka lang ng ano mo. Patunayan mo muna. Ay, wait lang. Sorry. Sorry, ang dami ko sinasabi. Ang tip yata na gusto niya is yung dito ba sa US. So ganito. So, dami ko na sinabi no, bigla ko lang na-realize. Big deal yung credit score. Maski sa ka pumunta pag nag-apply ka ng mortgage sa bahay, nag-apply ka ng gusto mo ng kotse, pag yun yan, nag-apply ka ng mga kung anong mga loan or whatever, big deal yung credit score. Big deal doon kung ilang beses ka nag-apply ng mga credit card, in short, ilang beses nag-inquire sa credit score mo. Sa akin, ganun. Ginawa ko dati, apply lang ako ng apply, ilang beses din ako na deny kasi bagong-bago ko dito, wala pa akong credit history. Ganon din yung ginawa namin, same sa mga na-share ko kanina. So nag-open ako ng secured credit card sa Bank of America. $300 yata yung hiningi sa akin. So nag-security deposit ng $300. Binigyan nila ako ng regular credit card. And then ginamit ko lang siya mga 6 months to 1 year siguro. Ayun, ganon din. Nag-apply na ako ng mga iba't ibang credit card sa iba't ibang mga banks na approved naman. Lately ko lang nakuha yung Chase Preferred. Parang yun yata yung best credit card dito sa US. Parang yun talaga yung pinakagusto ko kasi nag-earn siya ng miles. Ang dami niyang promo, anik-anik. Remember, nag-Seattle kami. Libre yun, wala kami, well, may binayara kami. Tax lang yata or yung online fee which is parang $11 lang. That's it, round trip ticket na sa Seattle. Pero hindi yun yung Chase, yung kalaban yata ng Chase, yung American Express na Delta Airlines na credit card, yun. Kapag ganun, parang mga credit card din sa Pilipinas, kapag kunyari nakaspend ka ng $5,000 after activation, kunyari 80,000 miles, ganyan yung points na ma-earn mo. So tip, kapag immigrant ka, ganun, yung big deal yung credit score, pag dumating ka dito, I'd suggest mag-apply ka ng secured credit card. Huwag kang mag-apply ng credit card kasi every time nag-a-apply ka, mahihit yun sa credit score mo. And every time pala may inquiry sa credit score mo, bumababa siya. Though tumataas ulit yun after a while, nasa record mo yung inquiry na yun for 2 years. So sa akin, bilang 2 years na ako sa US, maya't maya ako nakaka-receive ng email na yung inquiry ko daw 2 years ago na ano na, na-lift na, wala na, remove na siya sa record ko. Kasi the less inquiry, mas okay. Yun na lang to make the long story short. And also, gagamitin mo lang yung inquiry na yun kapag talagang mag-a-apply ka. Hindi yung apply ka lang ng apply ng credit card, apply ka ng apply ng loan, tapos hindi mo naman talaga gagamitin. Pero mag-start ka talaga in building your credit. Mag-start ka ng secured credit line. Tapos kapag tumagal-tagal ka na, siguro open another one para mas mataas yung credit limit na ibigay sa'yo. And then kapag siguro, ano ka na, tapos kumuha ka ng loan ng kotse, kung para lang talaga maano, ma-build yung credit mo. Maganda yun. Big deal sa dito. Ang dami ko sinabi. I hope that makes sense. CRB. Ron Taneo. Nice haircut, brother. Thank you. Mahaba na nga agad. Ano ba yan? Last week lang yun eh. Another vlog you made again. A big help sa mga gusto mag-migrate sa Amerika. Katulad ko din soon. Uy, nice. Keep it up, pa. And keep safe, bro. Uy, thank you. So, yan, darating ka rin dito, ganyan. I know the feeling of waiting, you know, pero sabi nga nila, patience is a virtue, nax. Pero totoo yan. So, ayun, enjoy ka muna bro sa panonood ng mga vlogs at subscribe din. That's it for today, guys. Para hindi sobrang haba na naman tong vlog na to, parang tinalo ko pa isang episode ng, ano, ng series, eh, no? So, yan. Maraming salamat sa panonood at sa mga naglapag ng comments. Maraming salamat din. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please click the subscribe button and that notification bell para updated ka every time may upload ako.
And if nasa Instagram ka, please do follow me on Instagram. And I will see you on my next vlog. Bye-bye. P.S. Wow, sulat. P.S. Na-late tayo pero hindi manggo-ghost. Ayan, sorry, late tayo ngayon. Pero again, Wednesday and Saturday pa rin upload. Kakayanin, pero yun, hindi tayo nanggo-ghost.